Ayan. Sorry naman, Buchi. Hindi ko alam. We're back live. Kumakain ka pala. Sorry na. Hello. Ano ba Hello. yan? Hindi ko kasi nakita. Sorry na. Sorry naman. Relax Oh, ginutom ko si Buchi. Naku, tataas yung rate nito. Dahil nagutom ko siya. Ayun. So, Sorry ah. ayun, guys. Again, so nandito tayo ulit. We have Buchi Romero. Pero pwede ko pang kumain kasi mamaya si Sir Arthur naman yung ipapakita ko. Sige lang. Mag-checkan muna kayo dyan. Nandito lang ako. Oo, ayun. So guys, if you have mga questions, feel free to put it on the comment section. And then we are going to have our raffle later on. So kung sino yung mga matsatsagang magstay, yon ang makakakuha ng raffle prize. And again, just to From remind, thank you, Sir Arthur, for this one. Kasi nag-ano siya. Ayan. Let me just share to you. Yo. Ayan. So, ito yung mga paraffle ni Sir Arthur, ha? Uy, wala pa ako niyan. Napakagalante. Si Buchi kaya may paraffle. Wala. Hindi nga ako makaakyat. Hindi nga ako makapunta sa garden. Ayan. So, Naka-lockdown. okay. Ayan. So, Sir Arthur, we'll start with your pictures. So, basically, we are just going to go with the different slides of pictures that Arthur sent me. And then he's just going to make a description about Yeah. each. And then, Sir Arthur, if you can also walk us through with how the care for this, No problem. how the care that you do for this one. Okay, so let's start with this. Yeah, that's Lopanta Yeah, ganda yan. splendida. If you have a very good light, it will grow like that, it like a ball. Yeah. Okay, so next is, yeah, this is a very common tetanuta from Benguet or Baguio area. This is the small one. I think they call it Kyoto. Ining Kyoto, no? Right, it could grow very compact like this one in the photo. Gusto pa rin ni Sir Arthur na mag-English tayo. Sige, go lang. Kuya Arthur, mag-Tagalog. Ay, hindi, maano rin siya sa Tagalog. Di ba, Kuya Arthur? Mahina rin siya sa Tagalog kasi, sige, so di ba ganun English. yun, di ba? Galing. Ito si Leopoldia. So pag if you grow if si Leopoldia ay na-grow sa shade, the leaf can go as long as like 2 feet. So this one I grow it in full sun, really strong light. So it's just like 8 inches in diameter. Wow, FS Yeah. HM HM or FS? Ano yun? HM or FS? Ayan, alam ko may mga nag-i-screenshot na dyan. Okay. Taas ng Okay, tawan so po next. yan. Chidigera? Ah, yeah. Or Filipera. Filiperate? Yeah. So, parang same siya nung ano, no? Parang same siya nitong Leopoldi na meron din siya nung parang hair. Yeah. But they are a different species. Actually, magkakapamilya yung mga yan, yung may mga buhok. Nabasa ko. Originally, Filifera sila. Yung mga Leopoldi ay. Originally, Filifera yung Leopoldi ay. Wala lang, They nabasa are ko lang. closely related. Yan. Yan, maganda yan. Oh, the ghost. Tumiyana. Those is, I find this really slow growing.
Maganda yan kasi madami ring ano, no? Yung parang pintura. Yung mga lines. Yeah. Mm-hmm. Pero parang mas solid siya, no? Siya yung parang line lang na white. Mas madami ang white. Mm-hmm. Yeah, this is the variegated itanota. Big mole banana peel. Banana peel. Yeah. So, Sir Arthur, you have an arrow here. So, what do you want to show about? The red arrow there is sunburn. So, if you transfer a plant from shaded area to mabigla siya, and yan yung makikita nila, it's sunburn. Ayun. Totoo yun. So, it's a warning na you should put it back to shade. Shade muna. So, ano yun? So, okay. So, discuss natin yan to avoid sunburn. So, kapag kailan mo pwedeng ilagay sa full sun ang agave? You must do it slowly. Oh, okay. So for example, gradual. You expose it to, you can lengthen the duration slowly, or you can put a net. Shade nets. You can put shade nets and change shade nets into like, first you put 70%, then 50%, then 30%. You can do that either way you like. Okay. Tama yun. Sige. It's correct. Oh yeah, okay. This is very difficult. This is a Japanese clone. Okay. Yeah. So Japanese also have clones for agave now. A lot of clones. Actually, ang daming clones sa mga ano, ang daming mga hybrids ng or Japan. Clones ng Japan. But may question dito, may question dito si Shello Nobleza. Question, hindi po ba nawawala ang sunburn marks? Hindi siya nawawala. Kailangan muna talagang hintayin yung bagong leaves. Ano na siya doon? Permanent na yung sunburn doon. Oh. Sorry to say. Ayan. Tapos ito, may question pa. May difference ba ang filifera at shidigera? Yung filifera, ano siya? Siya yung main name. Subspecies ang shidigera. Yeah, that's correct. Yeah. Ayan. Sige. Hi, Erwell. Si Marco daw, yung agave ko naninilaw in full sun. Baka dilaw talaga siya, Marco. Or buong sunburn na yun. That depende means too much light. Too much light. Yeah, pero depende yan sa season. Kung summer, maninilaw talaga yun. Pero pag tag-ulan na, babalik na uli siya sa green or blue. Ah, so ano lang? Is chest color niya lang yun? Yan. I mean, naninilaw kasi masyado mainit. So, pag naglamig-lamig na, babalik din siya sa original niyang either green or bluish color. Color. Pag tag-ulan, ganun. Okay. Ayan. This is the... Actually, this is the cross of two same species, the filifera and the filifera ano yun, skidifera. So if too much light, they can color up like this, and they can go more red than this one in the photo. Some agaves does that. Nagre-red. Yeah. Nai-stress ba? Parang aloes din. Pag super sun. Ayan. Anong nangyari dyan? may studio light po si Sir Arthur. Nagyong light ko. Nalaglag. Oo. Ayan. This clone. Japanese din.
Wait lang guys, sana ano. Sige, wait lang. So may question di may comment si Chuck. Pag hindi ideal conditions, nako-concentrate sa gitna yung chlorophyll sa mas protected part. Maya kaya naninilaw. Carotenoids yung nakikita. Yeah. Is from Marilonga, may bleaching din ang agave. Yeah, meron. Yeah, may bleaching ng agave. Actually, what will happen is if the light is too much, the chlorophyll will degrade. Mm-mm. That's why you will see. Pero hindi siya sunog, ah. Pero hindi siya sunog. Iba yung sunog sa bleaching. But it's a way for the plant to say that the light is too much. Okay. Yeah. So this one, this agave istmensis. Ohi raijin shiro fujurin. So this plant, this is sensitive to water. So if you water a lot, the leaf will split. Like this one in the arrow. Mm-mm. Yeah, you can see splits. So you can see small splits, dahan-dahan na sa watering because it will really crack bigger pa, which is very, which can be dangerous to the plant. Kasi magpupungos yan eh. Ah, oh, okay. So kaya pala ganun. May ganito kasi ako. Ganyan din yung nangyari. Ah, okay. Madilig kasi si Jello. Huwag kang madilig, Jello. Ano ba yan? Ayan. Huwag kang mag-extra comment, Buchi. Ayan. So this one, ano naman to, Sir Art? This is a Becky. They call it a Becky, pero yellow siya. Ay, Becky. Meron ka nito, Buchi? Ha? Meron ka nito? Merong. Ismensis Becky, no? Uh-uh. Anything na medyo picta, they call it Becky, and it doesn't grow big. Okay. Kasi so medyo sensitive siya sa ano, madali siyang masunog. Madali siyang masunog. Madali bang masunog, Buchi? Oo. Ah! Kasi I got the yellow color by stressing the plant. Mm-mm. Yeah. Yung beki ko nasusunog eh. Yung beki ko nasusunog eh. This one is a macro-canta. This is the slim. This is a quadricolor. Lufanta. Nakaiba ba yan? Nakaiba ba yan? Is it a sport mutation or hindi pa natin sure pero mukha siyang common yung common na quadricolor. Yeah. Nagpi-pink yung normally yung pups nagpi-pink talaga yan kasi yung roots light. Yeah, too much light and then yung roots kasi ng pup na ganyan very weak kaya na i-stress pero it's okay. Okay. Yeah, this is the blue ball. It's a creation of Kelly Griffin. So ito yung blue-black. Blue ball or black and blue. Ang ganda niyan. Kasi pag nakita mo sa personal yan, ang ganda ng pagka-blue, ang dark. Di ba, Kuya Art? Yeah. Very nice. Very nice. It's a must-have, actually. Makadali talaga. So may mga pups na to, alam mo na yung gagawin mo, Sir Art. Yeah, pwede na yan. Papamigay niya. Oo, papamigay niya. Bakit hindi? Okay. So this one? This one, it is a pretty common agave. Mm-hmm. So if you have a very good light, it will grow like that. Very compact. Very compact. Yun yung technique eh. Kung ano, light lang talaga, no, Kuya Art? Yeah. Sunlight. Yeah. Sunlight is very important. Very important. Matibay yan mga yan. Oo. Ayan, may question tayo. How much water do agaves need and when? Since agaves need different amounts of water at different times in order to produce to the best of their abilities.
Okay, I'll answer that question. Yeah, for watering, it depends on your location. If you have like low light, if you're just going to put that there in the side of your house, yeah, for me, the best is at least 1 to 2 times a week, or even just once a week. Pero ang agave naman kasi is matibay. So, kahit water ka ng water dyan. Pero depende yun sa lahi, ah. If you have the common agaves here sa Philippines, yung mga nakikita lang natin sa group natin, yung pwede natin diligan yun ng kahit twice a week. Ganyan. Pero depende pa rin sa location mo. Pag less light ka, huwag kang dilig ng dilig. Kasi pag less light ang agave mo, ang plant mo is weak, very weak, etiolated. So pag water ka ng water, may chances siyang mabulok. Ayun. Pero kung nasa full sun ka naman, kahit yung iba nga dyan, pag summer, everyday sila nagdidilig ng agave. Pero full sun yun. Oo. Pero ako, during summer, I do it 3 times a week. 3 times a week? Ako. Ayun. Mm-hmm. Ayun. Okay. So, guys, kasi kaya ganito yung ginawa nating style. Baka lang nagtataka kayo, ha? Sabihin niyo, bakit puro picture yung pinapakita ni Jen? Kasi medyo challenge din tayo in terms of connectivity. At saka sobrang init doon sa rooftop ni Sir Arthur. Kaya sabi ko sa kanya, Sir Arthur, mag-picture ka na lang kasi baka hindi tayo makapag-garden tour dyan. Because sobrang init nga at that time. Imagine niyo naman, 11 o'clock. Tanghaling tapat. Nandun si Sir Arthur sa rooftop niya. So that's why we have these pictures. Okay. Moving on. Yeah, this is I bought it as Nizadensis by Estimensis. It's a hybrid siya, no? Hybrid po. Hybrid ng Nizadensis at saka Estimensis. Yes. Ang ganda niyan. This is the new one. Pure yellow. AVR. What's AVR? Agave Victoria Regine. Ooh, okay. Kasi ang haba. Okay. So this is a new hybrid. Bago ko lang. It's a new plant for me. Okay. Bago lang. This is a Johox quartz na nakuha ko sa Johox ko. Parang mas ano? Ang more yellow yung clone niya. Oo, yeah, more yellow. Parang blue moon. Pero may question ako dyan sa Johox. Parang sila yung medyo malambot talaga yung leaf, no? Oo. Yes, malambot. Walang spines. Oo. At saka, ano, malambot siya. Yeah, malambot. Yeah. Tapos, walang tinik yan, eh. Mm-hmm. That's a kaleidoscope. Mangabe po siya. It's a cross between manfrida and agave. Mm-hmm. Pero, we're not sure, no, Kuya Art, kung anong agave ang inano sa kanya. Not recorded. Oo. Tinago ng mga hybridizers. Kung ano yung secret recipe nila. This okay. is the Americana marginata. It's a very big plant. So if paano yung landscape eh? Yeah, pang landscape talaga to. It's really big. Ayan. So isama po natin sa paraffle yung pop ng black and blue. Okay, go. Tapos ito, my question. The tips of my mangave sometimes turn brown and dry up. What is the cause of necrotic leaf tips? They are in full sun 6 hours a day and are watered 1 to 2 times a week. Meron tayong answer dyan because my picture is Sir Arthur of that same scenario. So we'll get back to that later. And then what happens if an agave is
full sun, and full sun is underwatered. So I think doon na yung sun, yung masusunog siya or something, dehydrated, no? Dehydrated lang. Pero kung sanay siya sa araw talaga, hindi siya masusunog kahit dehydrated siya. Yeah. Oh, ayun. So where do you buy your rare agaves? To Buchi, that's the answer. No, I don't have rare. Ayan. Wala ayan. Ako. Okay. Okay. So, hindi ko alam. I-PM nyo na lang si Sir Arthur saka si Buchi to know that. Hindi ko seller. Wait, bili lang din ako kay Kuya Art. Kay Kuya Art. So, si Kuya Art ang ano. Hindi naman. Main course. This is Papiorum Lime Green. Pag tama lang yung light, ganun yung itsura niya. Oo. Actually, light. Family yan ng ano, Kishokan, Potatorum, Potatorum Kishokan. Ang Kishokan na yun, ang daming variety. So, isa yan sa mga varieties ng Kishokan. Totoo yan. Tsaka, ang ganda-ganda yan pag lumaki, bilog na bilog, kasi laki ng bola ng basketball. Oh. Ito yung plant from Buchi. Akin yan na. Ano to? Bovicornuta. Rare type daw yan kasi parang clone siya ng Bovicornuta talaga. Pero, yun. Since may budget si Sir Art, sa kanya ko binenta. Ay, grabe. Talagang budget talagang labanan sa'yo, Buchi. O, hindi. Charot. Okay, so may question tayo dito. Ano nga po sagot kanina about dun sa flower ng agave? Mag-form ba ng seeds ang flower ng agave kahit wala siyang partner? In answer to ni Kelly kanina, ang sabi niya, yes. But then, sinabi niya, in general, it is sterile. So sometimes maghanap ka daw, kapag ka wala siyang makuwang seeds, then that's the time na you have to pollinate it with another plant. Mm-hmm. Yes. And then we have a question. We have a question for Edward. Ano pong common diseases ng agave? We also have a picture of that later. Meron si, ano, meron si Sir Arthur about it. Okay. So, next. Pari ay itong kata. This is a very... Ano yung plant ko? Buchi has a big one. More nice. Sir Dan has one. Hindi. Madami hindi yan si Sir Dan. Malalaki na. Yeah. Ayan. Pinakita nga ni Kelly Griffin yan kanina. Uh-huh. Ayan oh. Manggabi oh. That's also a manggabi. Mission to Mars. Mission to Mars? Okay. Ang dami cool. Kasing types ng manggabi. Ah, talaga? Yeah, oo, siguro mga 30s na or 40 times. Maybe more. Mukha na siyang ano, dikya, no? Medyo manipis lang yung leaf niya. Hindi siya yung parang ibang agave na makakapal. Kulay sa dikya. Siguro kulay dikya, pero yung form niya agave pa rin. For me. Para sa... Mm-hmm. So, mas maninipis nga yung ano niya. Mas manipis yung leaf niya. Hindi siya yung parang iba na makakapal. Yung dahon niya, parang Joe Hawks. Yeah, that's the famous blue ribbon. I just pictured that to show terminal spine. Ganda, laking tinik ah. Yeah, malaking tinik. Beautiful. Ay, Kuya Art, may tanong dito oh. Tanong from Nanny Lorena na. Ano yun? Sabi, bakit ang green spike ang hirap po i-normal ang leaves po? Yan. Green spike? Oo. Ang dami rin namamatayan yan actually. Di ba? Anong ano say mo dyan? Anong say mo about green spike? Ang green spike kasi pag ano... Ako, nag-start pa lang kasi ako ng research about that. Kasi yung akin, 3 years na, buhay pa rin. Binili ko sa Benguet. Hanggang lumit siya ng lumiit. Gito siya kalaki noon. Tapos hanggang lumit ng lumiit, naging mukhang pups na siya. Pero 3 years na siya sa akin. Ngayon, sinusubukan ko talaga. Maganda yung form niya as maliit. Pero sinusubukan ko siyang palaki. Tinitignan ko kung
magiging maganda siya. Pero we'll get back to you, Miss Nani, sa aking experiment. Kasi normally, pag yung ibang kilala ko bumibili ng Crazy Spike, after 6 months, pag nasa Manila, patay na. Pero this time, sa akin kasi 3 years na eh. Pero check natin kung magiging maganda yung ganun ko, kahit maliit pa siya. Yes, natutuyo nga siya. Oo, natutuyo. Yung lower leaves. Ayan. Pero let's see the newer leaves soon. Oo. So i-follow niyo yung group ni Buchi at saka ni Sir ni Arth, yung Amazing Agave. So that you can get more tips. Oh, Amazing Agave Philippines. And question for Marie Salonga, can you say all agaves are more resilient among succulents and can tolerate water, sun, and care abuse? I think the answer is yes. Yes. Most can tolerate abuse. Mm-hmm. So if we place, I have another question from Irene. If we place agaves on small pots to keep their compact size, will that be okay or will that affect their roots, appearance, etc.? Buchi na dyan. Actually, mas manageable ang size ng agave pag nilalagay mo siya sa pot. Doon siya mas, for me ha, mas gumaganda siya sa pot kasi parang bilog lang siya doon. Babagal yung growth niya, pero yung quality ng growth maganda. Super compact. Tapos may, hindi pa masyadong lalaki. Ano pa yung space mo. You can save space. So, yan mo lang siya doon. Pag nag-repot ka sa isang pot, it will be good for 2 to 3 years. Okay siya doon. Tapos, after 3 years, change the soil. Same pot. Ganun yung ginagawa ko. Ah, so same pot lang din. You don't progress to the size of the pot. Depende sa akin. Pero kung depende rin sa... Kung gusto ko siya palakin, syempre, bibili akong bigger pot. Pero kung gusto ko lang i-maintain siya doon, let's say after 2 years, bunutin natin, tanggalin natin yung part of the soil, let's say 50% of the soil, tanggalin natin, palitan natin bago. Okay. Pero nag-root trim ka din? Pag old roots lang. Pag yung white roots, yun yung bago, wag nyo yung gugupitin. Pero pag dried leaves, yun yung ginugupit para makahinga yung bagong roots. Okay. So ano po ba ang remedy kung binabahayan ng langgam yung gitna ng agave? Ako kasi sa ganyan, dead ma lang. Binabasa pa lang ng water. Kasi hindi naman mamatay agave sa langgam. Hindi siya mamatay. Ingatan nyo lang yung dinadala ng langgam, which is yung, ano nga yun? Millibugs. Kasi pag naglagay ng langgam, pag naglagay ng millibugs doon, nagkakaroon ng marks yung dahon. Pumapangit. So, ginagawa ko water or paminsan-minsan nag-insecticide ako. Isang mawala agad yung millibugs. Oh, ayan. Okay, so let's proceed to the next. Go, Sir Art. Macrocanta. This is a common macrocanta. Marami ito sa Benguet. Oh, hindi common yan ah. Ikaw lang may ganyan. Ano ba ito? I see it open in Benguet eh. Ganon ba? Hindi. Huwag ka magbago ng presyo, Sir Art. Common to. Common lang to, guys. Ha? So, tandaan nyo, itong agave macrocanta na to is common. Common daw? Oo. This is that, hindi namin alam kung ano to. Mm-mm. Pero yan ba yung, di ba pinagyan mo ako niyan, Kuya? Yeah, that's the one I gave you. Yan ako niyan, hindi Kuya Art, na parang hindi eh. Parang yung isang tawag doon yung Tita Nota Rancho Tambor. Maybe. Parang ganun. Yung binigyan mo ko niya. Sabi mo lang picture. Yeah, maybe the first pop. Okay. Okay, next. Next. Oh. Yan. Ano to? Ganda niyan. Kobe
Kerchove. Ano ba? So tell us something more about this. Why is this red? Ganto ba yung normal color niya? Green. So this is the normal color if you have a very strong light. So if you have a green light, it will just stay green. So if... Okay. Ito, this is very, very funny because dati, the sellers, hirap magbenta nito kasi green lang siya. So, yung sabi nila, when I posted a red one, nakubos na bigla lahat. Oo, naalala ko yan eh. Yung nagbenta yan, wala talagang pumapansin yan noon kasi green lang. Mukha siyang common. Hindi nila alam. Hindi na alala, may masamang secret ugali pala. Mapulang ugali. Okay. Agave para sana. Okay. So, I'm going to pause for this kasi medyo interesting to. Bakit ka merong mga coco coir sa paligid? Ano bang soil mix mo for agave? Yeah, I just use I have my own mix. I just use local readily available mix. I just use river sand and bamboo soil. 50-50 lang yung ratio. Tapos if I want it more draining, I put some pumice. Yeah. Yun lang, very very simple mix. Okay. Sige, paulitin nga natin, ano yung soil mix mo, Sir Art? 50% river sand and 50% soil, bamboo soil. Sometimes I put 25% bamboo soil and 25% compost or vermicast. Ano yung bamboo soil? Yung bamboo soil, yung bamboo na from the bamboo tree talaga. Yung nandun sa roots niya, ganun? Yes, yung nandun sa roots. Yeah. Oh, okay. Sige. Pinukuha na, yung hukay. Yung hukay. Okay, pero parang may pumice ka din. Yeah, I put pumice if I want it really well draining. Mm. Or if ipapakabisado yung plant, I add more pumice so it will be well draining. Okay. And then my question tayo from Irene. Na-mention sa lecture earlier na maraming agaves in limestone habitat. Does this mean we can put more limestone pebbles on the soil mix po ng potted agaves? Yeah, depende yan sa location. Kasi sa location na sinasabi ni Kelly, malamig kasi doon paggabi. Unlike here sa Philippines. Lahat mainit, kahit magabi mainit, you still need to put soil. If you put if you have an agave here sa Pilipinas, you still have to put soil. Kahit ano agave pa yan. Pero yung mga advisable na kailangan ng limestone is the Albo pilosa. Yung pinakita niya kaninang may ano ka ni Kelly, yung may buhok sa gitna. Yung haba yung dip, yun ang kailangan ng limestone at soil pa din. Okay. Kasi depende yan sa sitwasyon ni Kelly. Ang ganda kasi ng location nila doon. Less humid doon. Unlike dito sa Philippines, oo, mainit dito, mainit din sa kanila, pero wala silang humid, tayo meron. So, it will cause fungus, mga ganun. Maulan pa. Okay. Ayun. Yeah, that is a very good example of fungus in agave. Ayan. So, ito yung fungus. I think you have a second picture there. So, kapag ka ganito, fungus to, Sir Art. Yeah, that's a fungus living under the skin of the agave. Okay. So, ano dapat gawin kapag ka may ganito na? So, pag may ganito na, I usually water it with systemic fungicide. Dapat systemic talaga. Okay. So, eto, hindi na ito matatanggal yung marks na yan, for sure. Hindi na. The damage is permanent because it's really
under the dermis talaga. Naka-embed yung humaga in the dermis. Nasa lalim talaga yan eh. Tsaka even in the wild, yung mga ganyan, may ganyan na talaga. Yung mga lower leaves. Normally, nagkakafungos ang agave sa lower leaves lang. Yung mga malapit ng mamatay na dahon. Which is, it's okay. Hindi mamatay yung halaman mo doon. Okay. Okay. Arthur. So, ito pa yun. So, ito na yun. Mas lalalag. Lalalang po ito. Pero, ano yan? Same fungus ba to? Oo. I think same fungus. Same okay. lang. O yan, eto na yung kanina, yung problem. So eto, fungal infection din to, Sir Art. This one is a fungal infection kasi tinusok ng plant yung ano niya, yung leaf niya eh. Para siyang nag-suicide eh, tinusok niya. Nagtusukan silang ganun. Oh, yeah, lang ganun. Leaves. Yes. Okay. So, kung ano-ano man, pinasukan kong ng mga bacteria yung loob ng dahon. Tapos naarawan, naulanan, ayan, resulta. Yeah. Pero makita niyo yung pagkaano, kita niyo yung sa picture, di ba? Hanggang dun lang siya hanggang nagfungus kasi ganun kaano ang agave. Ganun katibay. Nag-stop na dun. Hindi siya nag-stop. Hanggang dulo. Di ba? Yeah. That's how they are powerful. Charot. Hello sa mga nanonood. Thank you for watching. Ayan. Agave estementis. 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 Snow globe. Ito yung ano, Kelly Griffin. Hybrid ni Kelly yan. Bakit daw hindi even yung leaf? Throw it in shade. Shade po ito eh. Nag-itulit. Kuya Chong, hindi namin... Yan. Na-identify daw ba natin yung fungus? Actually, hindi. Hindi. So, that's a task. Oo, task yun for you, Chong, ha? Papadalang ka ni Sir Arthur ng may fungus and identify it for us. Yan, okay. may ex-deal ka na kay ano, kay Arthur. Free fungus. Oh, free fungus. And then, my question, Mark, can you just cut the affected part? Ang suggestion, what, no? Kasi wag na. Makapasukan pa yun ng iba, no? Na, dead man lang siya doon. Yan. Sun glow. Yan. So itong snow glow is whiter. Mas lighter siya. The sun glow is more yellow. Yeah. Yeah, it's yellow in the variation is yellow. Oo, ayan. So explain natin, Sir Art. So ito, nakikita natin meron siyang may mahabang leaf, may shorter leaf siya. So may italiation din ba sa agave? Oo, yan. Okay. Kasi sabi niya kanina, sabi kasi sa ni Arthur, Sir Arthur kanina, nilagay niya daw sa shaded. Ayan ang nangyari. Tingnan mo nag-elongate yung dahon. Kasi yung original dahon niya, yung matataba. Yun yung pag-full sun. So nilagay niya sa shaded. Siguro wala ka ng space diyan, no, Sir Art. Yeah. I sometimes I experiment, so mahilig siya mag-experiment. Gusto niya mag-itulate yung halaman niya. Gusto niya yung iba naman, compact. Di ba, no? Nag-experiment siya ng ganun. Yung optimal light for the plant na it will grow fast. So, ibig sabihin lang ito, kapag nag-itulate siya, yung new leaves naman, it can adjust, it can go back, no? Oo, yeah. The new leaves can go back. Mm-hmm. Yeah. Ito, etiolated. This is very etiolated, yeah. Sinadya niya yan. Diba, Kuya Art? This show, and this one, same plant yan. Galing, so, ano yan? So, ano siya? Full sun. So, dumada pa yung leaves niya.
kapag nag-iitong. Oo. Nagiging flaccid instead of ano? Flaccid. Ayoko na yung other part. Ayan, basta yun. Don't make your agave flaccid. So, ayan. So, ito dwarf form. Liit niyan sa personal, yung dwarf form na yun. Yeah. Ah, talaga? Ilang inches pot to? Parang ganun lang siguro yan. Unlike compared dun sa mga malalaki sa original version. Maliit lang yan sa personal. My plant is 10 inches na in diameter. 10 inches na yung kay Arthur Bunchy. Ang laki naman. Maliit pa ba yun for you? The pot is 12 inches. Ayan, so this one, ano naman to? This one is very funny. I bought it and akala ko this is the ordinary macro canta. So it turns out na different din siya. It's not the ordinary. Okay. Yeah. Buchi has a very pretty specimen of this. Wait. Oh, ito naman. Ayan. Yan ba yung galing sa akin? Dati. Yes. From you. Oh, laki na oh. Parang ang laki nito. Ilang inches to, Sir Arthur? That is about 12 inches. Yung wide. In diameter. Kasi si Buchi yung kasama natin. Kaya iba. Uy, sorry ang ingay ko. Ingay ko ba? Hindi. Iba kasi yung dating. Nagtatanong ako na. Ayat sa verde. Yeah, verde. Super crown. Oh, yeah, yan. Super crown. Mahal-mahal niyan. Anong ginawa mong experiment dito, sir? Kasi parang may mga black watermarks ba yun? Watermark. Kabukla. Pollution. Pinapaalikabukan niya lang kanyang mga agave. So this is rare? Yeah, very rare. Kasi ano siya, yung Kisho Kan, yung pinakita kanina ni Sir Art kanina, kapamilya niya yon, yung etoliated at saka compact. Kapamilya niya yan, pero mas madaming variegation lang yan. Pero wala nga ako niyan eh. So hindi ba to ano, may reverse varden ba sa agave? Kasi oo, ito, ang yellow yung outer part, green yung inner. Yung kanina, green yung outer part, yellow yung inner. Yung yellow outer part is called marginata. Okay. This is another Becky. Becky. Yeah. So, ito ulit yung kanina, yung blue ball, no? Blue ball, same. Oh, ang ganda talaga nito. Maganda yung, lalo na sa personal. Gundong-gundong. Oh. Super. Sige. Ayan, this one. Tower of Babel. Question. So, bakit yung older leaves niya, kulay white na yung lining. Yung new leaves, parang black. So, nagtatransition talaga yon to white? Apo, eventually. Pag lower leaves na, nag-white siya. Pag mga new incoming, minsan red pa nga yan eh. Tapos it will turn to yellow and then black. Sometimes red, tapos nagiging black. Yun. Black fire! So KG ba to? That I do not know. I don't know. Okay. Sabi nga ni KG kanina about Tita Notas, ang dami kasing klase ng Tita Nota. Hindi niya rin maano. Mga ganun. Iba-ibang clone. Buchi, this is manggave rin, di ba? Opo, pero hindi ko sure kung anong type na ng manggave yan. Ang dami rin manggave kasi. They call this the blood spot. Blood spot, manggave. Manggave pala is a combination of Manfreda, ibang klaseng halaman yun, at saka agave.
Agave. So pag nag-hybrid silang dalawa, mangave. Yeah. Yeah. So sila yung ano, naging compatible din sila even though they are different. Yes. Plant. Okay. Yeah. So yan, close up picture, guys. They are from a different genus but they are closely related. That's why they can cross. No. They can cross. Okay. Yeah. This is a medio picta. This is the reverse of the creme brulee. Oh, okay. Kaya pala sabi ko mukhang creme brulee. Kaso yeah. Mabagal yan, no, Kuya Art? Mas mabagal yun. Mabagal. Ito, ang laki. It can grow bigger pa. Parang binata pa yan siya. Binata. Ito, agave horida. Horida can be very variable. Oh. What do you mean? Madam, parang kita nota, ang dami nilang ano, clones. Ah, madami din siyang clones. Okay. Mm-mm. So, Sir Art, sabihin mo kung merong special care na agave na sinushow natin dito, ha? Kung merong mas medyo juicy siya or hindi naman. Kung pwede siyang food. This is a very, very dehydrated agave. Pinicturan ko para makita ng iba. So, if the agave is very dehydrated, magre-wrinkles yung mga leaves niya, yung underleaf, magre-wrinkles. Tapos, yan. It will also curl like that. So that means it lacks water. And sometimes, the tip will die. Ibig sabihin yan, kulang ng tubig. Grabe so ang wrinkling. May wrinkling na siya. Okay. And the leaves will funnel up. Same. So guys, if you notice your agave is looking like this, add more water. Yes, water more often. So ito pa, ano to, Sir Art? So this is the beginning of the fungus. Ganyan siya pag umpisa pa. Parang wart lang. It looks like a wart. Parang itong fungus. Same. Pero itong fungus na to, parang nakikita ko rin to sa mga gym, no? Tama ba? Yes. Sabi nga nila, which I think it's a myth na magkaroon yan pag they are old. Pero it's really a fungus. Oh, okay. Tapos pag hinawakan mo to, matigas to, di ba? Matigas, very matigas. Oo, kaya, so, fungus pala yung nakibita ko sa gym, no? Oh, yeah. Yeah, that's fungus. What about this blue one? Blue arrow. That one, it's also a fungal or bacterial. Different fungal attack. This can be fatal. And this is very soft. Parang mushy siya. Kasi ito malapit na to sa core. Kaya sa fatal. Ganun. So you can remove it. You can cut it out, remove it, and put fungicide. Yeah. Pero for me yung ganyan, pag malapit na sa core, kunyari hanggang ganyan lang, I'll just let it dry muna before you cut it. Kasi yung core niya mismo, nandun sa taas eh. Yan, nasa baba pa. So, medyo safe pa siya sa core. So, dry and then cut it. If you like, you can scrape the infected part. Kaso baka pasukan ng ibang fungus pag in-scrape? Hindi, pwede naman i-scrape siya tapos until the healthy tissues. Tapos lagyan ng fungicide. Anong ginagamit mong fungicide, sir? I use dietine for contact and I use folicure for the systemic fungicide. Okay. So yung dietine, yung powder lang mismo yun, papahid mo, ganun? Yeah. Pwede yung powder, direkta mong i-apply sa wound. Pwede yun.
Oh, okay. And then may question tayo. Ano po meaning ng mga terms na sectoral and marginal? Buchi. Marginal. Yun yung sa variegation. Marginal, ibig sabihin nun, yung yellow or yung variegated type is nasa gilid ng dahon. Gilid ng dahon. Tapos sectorial. Mm-hmm. Sectorial, for example, ito yung halaman mo. Ay, luya. Wala ko example. Wala ko nga nung eh. Basta yung plant mo, bilog. Yung variegation niya nasa gitna. Pag naka-top view ka. Mara, top view. Ah, okay. Sectorial is yung variegation nasa gilid. Half moon. Parang half moon. Naka-half moon siya. So sectoral, kasi section. Parang ganun. Uh-uh. Ayun. Tapos yung medyo picta, ang variegation, ito ang dahon, sa gitna. Medyo picked. Ayan. So, yan na yun. In-answer mo na yung question ni Wilson. Thank you, Wilson. Can you tell something about medyo picked? Paano siya lumalabas sa mga may variegation? So, yun. So, yung nasa gitna siya. Sabi ni Kelly, it could be nature. Sabi rin ng isa kong friend, nature din yun. Minsan lalabas bigla. Or, pwedeng mag-tissue culture. Pero hindi ko pa na-try yung mga tissue culture na yan. Mm-hmm. So, yan. So, ano may question pa tayo? Ano naman pag black spot from Ate Lani? Black. Hindi ko alam yan. Ano yung black spot? Siguro kapag kulay black, instead of dyan, brownish. So, ano naman yung mga black? Fungus din siguro. Fungus din yun na patay ng fungus. So, dapat systemic din yung application ng fungicide. Oo. Ayan, may question si Chong. So, kapag ini-scrape mo, may amoy daw po ba? What I know, if it's maamoy, sabi nila it's bacterial in nature. Mm-mm. Bacterial daw yung infection. So, kung walang amoy, it is fungal. Pero I'm not sure, ha? I'm not an expert on this disease. Hindi, pero I think ang tanong ni Chong is para ma-advise niya tayo if it's fungi or bacterial. So kapag kayo, you experience that, may amoy po ba or wala? Oo, sa akin meron. Yung mga lower leaves, yung nafungusan na lower leaves na malambot na, pag inamoy ko yun, amoy ano... Basta hindi ko ma-explain. Sige, huwag mo na explain kasi baka iba yung ma-explain. Baka na pa yung masabi ko. Latin organic stuff. Oo, ayun. So, ano, Chong, ano daw, may amoy. So, let us know. May amoy. Pero lower leaves yun, yung malapit ng mamatay na dahon. Na nagka-focus lang. Oh, my question. Can you apply sulfur powder sa bagong cut? Yeah, pwede naman. Oh, pwede naman daw. Ito kills bacteria and fungus. Oh, ayun. So, in answer din ni Irwell. Irwell, thanks for answering the question about sectoral and marginal. Ayan. So, ayan. Okay, so let's move on. Same plant kanina. The cow agave. Okay. Ayan, so same. Yan din yan. Black Far. Ayan, shark skin shoes. Shark skin shoes. So, ito yung merong nagkaroon ng fungal, no? Itong tip na to. Ayan. I think this is also a Kerry Griffin plant. He made this cross. Ah, talaga? Yeah, this is common. Common for you. Common. Sa tandaan niyo, sinasabing common ni Sir Arta. Common. Ayan! Uy, may paraffle tayo nito, ha? Oo. Yes, meron. Buchi, bakit yung cubic pag lumaki na parang bumabalik na sa normal? Is it normal? Oo. Hindi naman siya totally nagbabalik sa dating dahon. Kasi ang cubic, ano siya, para sa
yung mga hindi alam, yung cubic na tulad niya, Phototorum siya na Kishokan. Yeah. So, yung cubic is a selection from a pup or a seed from Kelly Griffin. Ganyan ang lumabas, cubic. It's monstrous. So, yeah, monstrous. Anyway, monstrous version of the Phototorum Kishokan. So, hindi naman siya bumabalik totally, ganun pa rin. Nababawasan lang yung pagka-cubic niya. Yeah, estimates is in strong light. Ganun yung ano niya, itsura niya. Pero pag low light, dumadapa yung leaves niya. It's a variegated macro canta. Okay. Mahal yan. I know. Arthur pa ba? Si Art pa ba? Yeah, so this one, Regine. This is Regine. I bought it as Albo Minor Marginata. Okay. Yeah. Ito, Tita Nota rin. This is Tita Nota, pero hindi namin alam kung ano siya. So ano yung mga red-red? Part ba talaga yun? Or fungi? Stress lang. Stress lang. Stress lang. Stress. Blue wind. Yeah. Or ice cream. Pareha lang sila. Okay. KG din to? I'm not sure. Buchi, you know? We're not sure. Ni-research ko din yan. Parang wala. Parang ano lang siya. Mutation din. Ng trade winds. Yan. Ito, klase din to ng Kishokan. This is an example of the sectoral kanina or the half moon. Okay. Yung half lang ng plant is variegated, yung half normal. Okay. Yeah. This is the low light yan. Plant in low light. This is if ganito yung plant nyo, it means it's etiolated. Kulang lang sa light yan. Yeah. Same etiolated na Kishokan. Yung mga ano, malalaking agave. Normally, we're fan of ano eh. Bumibili tayo ng malalaking agave. Tapos, ipapadala sa atin uprooted. Normally, pag malaki na or medyo matured ang agave, pag i-re-repot mo, advice ko, is huwag paarawan muna kahit 1 month. Kasi mahirap i-stabilize yung ano, matured agave compared sa pups. That's true, yeah. Kung may malaki kang agave, tuwa ka, i-re-repot mo na, pinaarawan mo na, matutulog yung agave. It might take months. Ano, go ahead, Buchi. Go ahead. Yeah, advice ko, if you buy a big agave and then when you repot it, walang roots. Yeah, wag mo nang paarawan at least 1 month. Mm-hmm. Pag matured yun na. Pero pag pops, maliliit lang na agave, pwede mo na siyang paarawan sometimes ng within 1 week. Kasi mabilis mag-upon ang pops kesa sa matured ones. Okay, so how do you take care of a baby potato rum? So I think same yun, no? So repot mo siya. Mm-mm. Same lang. After 1 week, dun mo siya paarawan. More water. Then dahan-dahanin mong paarawan. Para hindi masuri. Acclimatate. Acclimatate. So ayan, so... Pwede ba cinnamon sa cut portion ng agave? Ginawa ko na yun kaso ang dumi pag nabasa. Pero it's okay. Madumi nga lang. Malagkit. It will, ano, baka lang gamin. Pero hindi ko naman na-experience lang gamin. Maano lang, madumi siya. Madumi sa halaman. Okay. So pwede ba pagsabayin ng systemic at contact fungicide sa mix? Chong, sagutin mo. Hindi ko alam yan. Sige, Sir Art, ikaw.
can answer. Systemic, you just use the systemic na because systemic is can also work through contact. Ayun. With the systemic systemic fungicide, tapos pwede mo rin idilig para ma-absorb ng roots yung fungicide inside the plant. Okay. Oy, thank you for watching, Sir Rene Dofitas. So what about baking soda? Ginagamit niyo rin yung baking soda? For treatment? Some people use it. I have not tried it yet. Some people also use the agua oxinada, hydrogen peroxide as fungicides. Yeah. Oh, yes. They use it. Yeah. Ako din, ginagamit ko yung hydrogen peroxide. For usually pagka sa mga newly planted CNS ko, yun yung usually una kong pinangdidilig, yung hydrogen peroxide and water mixture. Ayan. So, ayan. Nakakatulong po ba mag-pops pag binabawasan ng mga dahon sa ilalim? Hindi eh. Depende pa rin. Case to case. Case to case basis pa rin. Oo. Depende sa nanay kung mag-pop-up. Kasi hindi mo naman talaga siya controllable kung mag-pop-up or hindi. Minsan, yung isang mother plant, ang dami niyang pops. Madami pa rin siyang pop. Pero pag tinanggal mo, hindi na siya mag-pop-up. Pero depende talaga. Depende sa mother. Depende. Hindi ko alam kung pwede siyang kausapin. Charot. Na mag-anak siya na mag-anak. Ganun. Oo. So, pero ang sure way na mag-pop is through coring, no? Buchi. Coring. Especially dun sa mga agave na solidary. Hindi na nagpa-pop. Coring talaga. Uh-oh. Coring talaga. Okay. So, question. Sir, how do you take care of Agave Victoria Reginae, both the variegated and the green one? Buchi na yan. Kasi madami kaming ano dyan, mga observation about Reginae. Iba talaga yung pag pinalaki mo siya sa lowland or sa Manila or humid weather like this. Yung Reginae, maselan siya sa super init. Ayaw niya, actually ayaw niya ng Philippine sunlight. Unlike sa, let's say, LA or California or Mexico, ang araw doon hindi katapangan, di katulad dito sa atin. Yung araw dito talagang masakit sa balat, tapos mayumid pa tayo. So, sa lahat dati, yung hindi pa ako nag, hindi ko pa, wala pa akong pakialam dyan, sa lahat ng agave ko, Victoria Reginae lang yung nagre-wrinkled because of the strong sun. Lahat ng agave ko, okay lang. Pero yung Reginae, hindi talaga nila kaya. So, ang ginagawa ko dyan is thin soil pa rin, gritty soil, pero yung ano ko, sunlight ko may net. May net ka? May net ako. Oo, kasi okay. Mabilis mabigla yung Reginae, especially kunwari umulan ngayon, tas araw mamaya maya, yung ano mo, yung Reginae mo wrinkled na. Talaga? Oo. Ang mas maganda talaga sa Reginae is may net para kontrolado mo yung araw, umulan or umaraw, hindi siya magre-wrinkled. Tsaka, ewan ko, ganda ng tubo niya pag filtered yung sun. Yung mga Reginae ko, rain and shine sila. So, nauulanan, pero yung araw filtered. Filtered. Ngayon. Ilang percent, Gucci? Yung standard lang yung meron na filter ako eh. 50% shade? Parang hindi. Hindi ko lang I think sure. What nakita mo na yung lambat. Sir Art. 30% lambat. Oh, yun. Oh, 30% ano lang? Guys. 30% yung ano, Sir Art? Yung shade. Oo. Ayun. So my question tayo, when you buy an uprooted agave, which is better, to trim the roots or plant it as is when received? Trim the roots kasi normally, ang roots kasi ng agave, namamatay yan. Kumari, kahit na nakatanim siya, yung roots niyan, hindi siya permanent. After 1 to 2 months, mamatay din yan. So, let's say, na-deliver sa'yo, uprooted, walang, yung roots niya dried, better to cut everything. Pero magtira ka ng konti para may kakapitan yung soil.
pero hindi mabubuhay yun. Maghihintay ka lang ng new roots. New roots. Okay. Yeah. And then sabi mo, the new roots are white. White, yes. Okay. Pag brown, wala. Patay na yun. Oo. Wait lang, ang daming questions. So, ayan, no, much better kung may dahon para para mas tumubo. So I think ito yung question kanina. Weather puffs or yung main plant, ibang usapan. Okay. Pag i-underpot po, most likely po ba magpa-pop din? Yeah, kahit naka-underpot. Depende nga sa mother plant yan. Oo, okay, ayan. Gusto niya mag-pop. Ayan. Irene Del Rosario, what is scoring po? Sige, Buchi, quick lang about coring procedure. Coring po, yun yung ano, the plant itself. Meron siyang, ano sa gitna, the crown. Ang gagawin mo doon is either sisirain mo yung crown, yung pinaka-incoming new leaves, you have to remove that by knife, a clean knife. Basta sirain lang yung gitna. Pag nasira mo yung gitna, gagawa ng paraan yung halaman, mag-pop sa gitna. Magkakapop siya. Yun yung core. Pero pag gagawin mo yun, syempre, since may sugat yung halaman, kinat mo eh. Lagyan mo ng ano, antifungal para hindi mabulok. Mm-mm. So nagugupit ka talaga ng kuko? Sorry. Ayan. So, ayan, si direct thoughts. Why does a Istamentis ohi leaves crack? Is it due to overwatering? I think we answered this earlier. Oh, overwatering siya. Yeah. And then, strong pa rin yung sun away from the equator, more intense during summer, less intense during winter. Sa pH, malapit sa equator, kaya year-round yung maigsing distance. So, ayan. At saka, last episode, Chuck discussed very extensively in terms of yung zoning. Yung zoning ng mga plants, where Philippines is, where California is, or the other parts of the US, kung saan maganda yung mga succulents. So, for you to learn that, go back to our episode from last week, very extensively discussed by Chuck Yun. Oh, wrinkled din daw yung direct sun. Miss Isay, so dapat lagyan ng shade. One more. How do you differentiate agave blue glow and burnt burgundy? Siyempre iba yun. Ewan ko kung nakakita na kayo personally. Pero ang blue glow, pag hindi ka pa nakakita ng both plants, blue glow, ibang ano yan, hybrid. Hybrid yan ni Kelly Griffin from agave attenuata and agave... I forgot the other one. And then the birth burgundy, ibang hybrid din yan, ibang mother niyan. Ang mother niyan is Pelona and Regine. So, ibig sabihin, parang itong birth burgundy, smaller version, mukha lang siyang smaller version. Mukha siya lang related to each other, blue glow and birth burgundy, pero hindi. Iba yung pinagkalingan nilang magulang. Pero yung birth burgundy, mas smaller, mas compact. Unlike the blue glow, malaki siya. Pero magkamukha sila, oo, pero size eh. Yung hindi. They look the same. Especially when young. Okay. So, pwede ba UV plastic? Oo, yeah. Okay. Yeah, pwede. Maganda that's yan, right. Actually. Mas controlled mo yung ano, yung pagdilig. Yeah. Kasi, para naka-greenhouse ka na. Yeah. Yeah, coring, killing the apex from Chong. Coring, removing the apical meristem. Yeah. Pag underpot, based on my experience, nagbobonsai yung agave, which is cute, and magkakapaprim naman, and it saves space. Yeah, tama, Wilson. Okay. So, ito. Question. Plastic or clay pots for agave? Doesn't matter. Actually, if you use clay pot, yala, dilig ka ng dilig dyan. Pero pag plastic pot, make sure na plastic pot mo is maganda yung butas. Technique kasi yan yung good drainage and sewer system. Charot. Basta maganda lang yung drainage. Ayan, sige. Color let's move on. Ayan. So ito yung Joe Wax. Yeah, that's a Joe Hawks.
Two hooks pala. Sorry. Nasa kitutan. Oo. So, mas ano siya? Mas tayo yung leaves niya. Mas tayo. Which I think that's the best. So, and agave desmediana. Yan. Laki rin ito, no? Yan yung mga matitibay sa Philippine weather. Yung mga desmediana. Ayan, so ito yung blue glow. No. Pero parang mukhang kamukha niya nga yung burnt burgundy, no? Yeah, they look the same, especially when they're small. Mm-mm. They really look very similar. So hintayin mo na lang na lumaki. Pag lumaki siya, blue glow siya. Pag hindi, burnt burgundy siya. For me, similar talaga siya sa pictures. Pero pag hindi ka pa na, pag nakakita ka na nun sa personal, ma-identify mo talaga silang dalawa. Okay. Ah, talaga? Yeah. Ayan. So, another blue glow. Ang ganda ng setup mo dito. Nasa ground ba to, sir? that's in the rooftop. Actually, nakasimento yan. Tapos potted lahat yung leaves. Pero nag-invade na yung mga weeds eh. Kaya ganyan yung issue. Mukha na siyang ano, no? Nasa natural habitat. Mukhang California na siya. So that's Americana Nastriata. Okay. Yeah. Ayun. Sabi nila, ayun, agave o kayu, tsaka agave at tinuwata, yun yung mother plant ni Blue Glow. Sabi sa Blue Glow. Sabi sa comment. Thank you, Irwell and Isai. Ayun. Ayan! So we're done. We're done with the, ano, with the presentation ni Sir Art. So, if you have any other questions, team, just keep asking them. And then, do you have any other tips for our growers, Buchi and Arthur? Ano? Buchi. Ikaw na. Ikaw muna. Arte. Well, you have to observe the plant and try to experiment on watering and experiment on lighting. And hanapin natin yung swak sa plant. Yeah. Mm-hmm. Yun lang po. Yun. Ikaw, Buchi. Ayun. Kung mag-i-start ka ng agave, of course, you have to know your location first. Kung less ang sun mo, wala kang space talaga na may sun, huwag ka na mag-agave. Huwag mo ilalagay sila sa indoor kasi it will kill the plant. Ayun, tama yung sinabi ni Sir Art. Yeah, you have to experiment. You have to observe the plant. Especially yung growth. Don't forget to ask questions kay Sir Arthur kung how to take care. Ayan. Magsimula ka muna sa mga common types. Huwag ka munang didiretso agad sa white rhino. Kakabili mo lang ng pototorum ngayon, tapos sa white rhino. Dahan-dahan. Actually, di ba? Make sense? Kung beginner ka, huwag ka munang bibili ng mahal kasi kamot ulo pag nategi, di ba? So, dapat. Correct. Kahit sa plants naman, kahit sa euphorbia, kahit sa ano, di ba? Mag-start ka muna sa common and then dire-direct. Oo, ayun. I think it follows for all the plants. And Chuck made a very good comment or actually point on that. Yung ginagamit niyang indicator plants. So, I know that there is a plant craze going on, guys. But again, it's very important to know the plants that you want to buy. Yeah. Kahit na marami kayong pera, pero maawa kayo sa plant. kasi you just can't buy them nang hindi mo alam kung paano yung care nila. Tapos ilalagay lang sa CR, no? Huwag ganun, guys. Why try na nilagay sa CR? Huwag ganun, please. Alam na yung marami kayong pira. Charot. Ayun. So, ayun.
You have to take care. And yun nga, yung sinasabi, yung indicator plants, balikan ko lang yun kasi sobrang nag-stick talaga sa akin yun eh. So indicator plants, yun yung parang you would put a plant in a specific area. So for example, gustong bumili ng succulent. So bumili ka muna ng medyo mas mura-mura and then try mong ilagay yun doon sa isang area na balak mong paglagyan ng mas mahal mo na variety or other plants para lang makita mo kung magso-survive ba siya doon. So, yun yung sinasabi natin na indicator plants para malaman mo kung okay ba yung area na yun for them. Oo. So, hindi lang siya pang IG, guys. Na isang picture lang, mamamatay na siya kinabukasan. Oo. Kaya kayo, mga ano dyan, charat. Ayan. So, do you talk with your agaves? Sa, tinatanong ni Kiko. Yeah, always. Actually, ako minumura ko sila pag tinutusok. Lagi kasi ako natutusok. Matataba kasi kamay ko. So, pag natusok ko, ayun, namumura ko sila. Which is gustong-gusto naman nilang minumura sila. Try it. Honestly. Charat. Ayan. Okay, so I think this is the time. This is the time for raffle. So, magpaparaffle na tayo, Sir Art. Raffle. Sige. Ayan, so. Oo, ayan. So, lagay lang natin tong picture na to. Kasi hindi ko alam mga ID nito. So, ano ba tong nasa, ano? Nasa upper left, ito. That's the blue ribbon. Okay, blue ribbon. Yeah. And then ito. That's the Leopoldi eye. Leopoldi eye. And then this one is cubic. Cubic, yeah. And then this one. It's the Kishukan. Kishukan. Kishukan marginara. Marginara. Yeah. Okay. So, for our first raffle, Sir Art at saka Art, Buchi, kayo mag-ano ha? Kayo mag-ask ng question. Okay. So, for anong una nating paparaffle? Leopoldi ay muna. Oh, sige, Leopoldi eye. So dahil ikaw namili, Buchi, ikaw ang magtanong. Anong tanong? Ay, by the way, guys, ha, for this raffle, ano, the winner takes care of the shipping. Parang almost same rate lang din naman yun with LBC. Si Sir Arthur kasi is from Dumaguete. So since Visayas yun, medyo, ano lang, medyo... Wag niyong i-pressure si Sir Arthur na i-send na agad sa inyo yon. Kasi, mahagard. Mahagard kayo mag-LBC. Oo, so mahihirapan pa siya kasi nasa Bisaya. So, basta have big chance. May halaman pa nga kung hindi napapadala kay Sir Arty. Sabi ko sa kanan, pagkatapos niya, ano kasi ang hirap ng pila. Sabi niya, okay lang naman. Ayun. Okay. Pero syempre gusto ni Sir Art na mapasaya kayo kaya ipapadala niya yan pag may time siya. Okay. Maano, mayaman sa newspaper si Sir Arthur pag nag-ship siya. Ang dami. Interlayer ng dahon, meron siyang merong nakapalibot na newspaper. Yeah. Ayan. That's to put the plan. Oo. Oh, okay. Ay, ang daming taga Dumaguete. Ian Dominic. Manel Bansuela from Dumaguete. Adi Posa, taga Dumaguete rin. So, yon guys, ha? So, ayun. For Leopoldi I, ano ang question mo, Buchi? Sige. Ang hirap. So, unang magta-type, ha? Yung unang makasagot sa type nila, yun yung mananalo. Dalian kung lang ano, natin. Kung sino yung makita ko dito sa feed ko, ha? Kung sino yung makita ko dito sa feed ko. So, ikaw mag-judge. Oo, ako mag-judge. Kasi baka, Okay. Parang yung live selling ko kagabi sa CSF, eh. Makamid. So basta kung ano yung basis ko, ang basis ko is from what I see it from the stream yard. Kung ano yung unang comment na makikita ko dito kay StreamYard. Okay. Okay, so what's the question? Hindi na pwede sumali.
Oo, once lang siya pwede manalo. Okay. Ito madali lang to. Ano yung tawag? Another name ng Tita Nota Black and Blue. Wow. Ulit. Another name ng Tita Nota Black and Blue. Na-mention namin to 3 times kanina. Uh-oh. Ayun! Meron na! Sino ang ninalo? Eric Lopez Garcia. Yun. Congratulations! So, Eric Lopez Garcia, please PM me with your shipping details so that I can send it to Sir Arthur Ong. Ayan. So, meron na tayong ano, winner ng Ipoldi Eye. Ipoldi Eye. Oo, ayan. Congratulations. Arthur is blue ball. Ayan. The okay. Blue ball. Yan ang tanong. Sagot. Oh, ayan. Wait lang. Pinapakita ni Sir Art. Yan yun. Na to. Oh, ayan. Madali. Madali na alagaan yan. Madali lang ba yan? Yung ganyan ko kasi nag-rat eh. Hello? Kasi wag sa CR kasi nilalagay. Matutusok ka niyan sa CR balak. Hindi ko na, pero maselan ba yan sa water? Hindi naman. Hindi. Kahit araw-arawin mo yan. Kasi ano konti nga lang yung ano niyan eh. Yung water storage sa katawan. Kaya pwede mo siyang diligan araw-araw. Pero dapat may sunlight, syempre. It's hardy. It's very hardy. Super hardy yan. Don't worry. Oh, anong next natin ipaparaffle, guys? Ano pa yung mga susunod na halaman dyan? Blue ribbon, cubic, kishokan. Yung ribbon muna. Oh, blue ribbon daw. Oh, Sir Arthur, question for blue ribbon. Blue ribbon, ito na siya. So yung question nito, can you give me the complete name of this, the scientific name and the cultivar name? Oh my gosh! Ang hirap! So guys, scientific name and cultivar name ng blue ribbon. Oo. Sir Art, paki-PM mo nga sa akin yung tama para malaman ko kung sino yung mauuna. Go. Ano daw name? ID? I-ano mo siya sa akin? I-PM mo sa akin para malaman ko. Para siya yung sasagot. Oo. Kasi may mga sumasagot na. Ayun o. May nakasagot na. Galing ha. Meron na. Eto ba, Buchi? Oo. Yung una, sige. Yung hinighlight po kanina. Ah, yung una? Teka, wait. Let me see. Sino ang nakasagot na una? Check ko muna yung spelling ha. Oh, kasi wrong spelling, wrong. Oo. Wait lang. I message it to you na. Ah, sige. Kahit yung common lang kasi, kahit ako ito rin. Agave Macrocanta Blue Ribbon. So, Agave Macrocanta Blue Ribbon. So, ang gagawin ko guys, isushow ko isa-isa ha, and then sabihin ko kung tama ba yun or hindi. So, ang unang lumabas sa akin, si Kiko Limgenko. Macrocanta Blue Ribbon, pero wala siyang agave sa simula. So, hindi siya tama. Next sa akin, is si Vince Harry Arellano Pinto. Agave Macrocanta CB Blue Ribbon. Almost mali yung spelling niya. Mali, di ba? Mali yung spelling. So, yan, wala. Ang next sa akin, si Karen Michaels, Agave Macrocanta Variegata, wrong. Next, si Rai, so wrong. Next is si Van Russell, which is wrong. Ito na yung closest na nauna sa akin. Agave, ay mali, wrong spelling pa rin. Macrocanta. Ay, tama. Tama. Diba? Hindi pwede yan, Eloisa. Ay, bakit? Yan, disqualified yan. Disqualified yan si Eloisa. Disqualified ka ba? She's my girlfriend.
Jowa niya. So hindi pwede. So hindi, Aloysa. Sumali ate. Kilala kita. Wala tayong rules, pero dahil we name can is our art. So bawal. So next, agave macro acanta. Si Adi, kulang. Kulang. Next, si Cherry Fruit Baltasar. Agave macro acanta blue ribbon. Mali. Tama ba spelling? Mali. Yung ta. Cherry, ano ba yan? Ano ba yan? Wala ano? Macro acanta blue ribbon. Wala yung agave. Ian Dominic. Ian Dominic. Agave macro acanta kiwi blue ribbon. Tama. Tama, di ba? Ayan. O yan na. Ikaw na winner. Ian Dominic Martinez. Ay, magaling yan mag-alaga rin ng agave. Si Ian Dominic. Oo. Kita mo yung ano niya, yung agave dragon toast niya. Ang kapal ng dahon. Ah, talaga? Tapos parang nakatira siya sa parang palayan. Doon niya nilalagay yung mga agave niya. Oh. Sa palayan mismo. Kaya ang ganda. Full sun doon talaga. Dano kuya Ian, Dominic? Congratulations. Oh, congratulations for that. So, Ian Martinez, please PM me with your ano shipping address so that we can shipping details so that we can send it to Sir Art. Okay, so ano yung next? Dalawa na lang, kisokan tsaka cubic. Kisokan. Oo. Uy, Chong, hindi ka sumasagot. Wala kang answer na sinasabi dito. Kaya Chong, ayan, gusto mo ng mga agave. Charo. So, kisokan daw. O, sir, sige, Buchi, ikaw naman magtanong for kisokan. Ayoko ng mga ID. Ang hirap ng tanong ni Kuya Art. Uy, Buchi, medyo hirapan mo naman to, ha? Ah, sige. Hirapan natin, ha? Mm-mm. Plant-related pa rin, diba? Kahit ano. O, sige daw. Dapat daw plant-related, sabi ni plant-related. Sir Art. Plant-related. Ah, sige. Ano tayong tanong ng mga tanong? Si Eloisa, pwede daw pasali sa cubic. Sir Arthur, pwede yun si Eloisa. Pwede si Eloisa ng ano, cubic? Uy, ang hirap. Teka lang. Naghahanap ako ng tanong. Sige, ito. Anong tawag? Oh, yan. Okay. Na-mention din to kanina. Anong tawag? Ayun. Na-mention to kanina. Anong ibig sabihin ng FO76? Ay! Anong ibig sabihin ng FO76? Ang dami na nag-google. FO76. Friendship over 76. Charot. Ano ibig sabihin nun? FO76. Kahit yung ibig sabihin lang ng FO. Anong abbreviation nun? Sagot. Tama ba to? Ay, wait lang. Tama ba to? Yeah. Alright. Tama to. O, siya yung nauna. Tama yan. Oh. Kikolim Genko. Felipe Oteroy, 76. Yeah, and that's a type of tita nota na kulay green. Yeah. So congratulations, Kiko Limgenko. Si Ebosi. Yeah. Si Jello. Uh-oh. Please PM me para sa ating ano, prize. Okay, so ang last prize natin dito, unless mag-add si Sir Art. Blue ball niya. Ang last prize natin is the cubic. Ayan. Cubic. Oo, cubic na. So, Sir Arthur, medyo hirapan mo yung tanong, ha? Yung tipong ano sila, tipong madami silang ano, madami silang pwedeng maling answer. yung tanong is, give me the scientific name and the cultivar name. Ayun mo naman. Sinong gumawa nito?
Huh? The name of sinong so sinong gumawa ng cubic? Ay, yung name na nilang gumawa. Okay. We have discussed this later. Kanina. So, wait lang. So, ang answer nila is the ID plus the ano? Plus the name? Yeah. Is the scientific name plus the cultivar name. Tapos, sinong gumawa? Ayun. So, guys, ha? Plant name plus the scientific name plus the cultivar plus the name of the creator of that hybrid. So, mahaba-haba yun, guys, ha? Sige, tignan natin. Oh. Ay, Sir Art, tama ba to? Yeah. Tama to? Ayan! May nanalo na. Ay, Iluyo. May nanalo na huwa. Ang galing na mga... Oo. Sabi ko sa'yo, hirapan mo, Sir Arty. May magaling lang talaga siya. Oy, mali. Kulang ng ganun, no? Sa cubic. Kulang ng ganun. Dapat may ganun yung cubic. Mali. Ulit. Charot. Grabe. Ito yung sobrang kompleto pala. Oh, grabe. Grabe. Ay, kaso wrong spelling. Yeah. Narong spelling. Oh. Sayang. Pero kasama pa naman yung nursery, yo. Ayan! Okay! Aba, himala, hindi nga sumali si Song, ha? Feeling ko na PM na to, eh. Kaya hindi yan nagsasagot. Si Song. Ayan! So, ayun. Thank you guys for joining us. Buchi and Sir Art, do you have any last words them? Ang last word ko ay I. Kasi yun yung word. Charot. Ay nako, kaya nyo na yan. Ayun. Ang last word ko ay I. Ano? Ayun, let's continue the planting. Kahit hindi pa agave, kahit anong plants yan. Basta, sa location mo, okay sa location mo, maganda yon. So, let's make our nature green and full of joy in our hearts. Kahit anong, ba't kayo natatawa? Charot. Ayun. Yun lang. Happy gardening, guys. Kahit anong halaman pa yan. Diba? Oo. Si Jello nga, iba-iba yung halaman. Ng... Diba, Jello? Iba-iba yung halaman mo. Random lang. May sarang pagita, ganyan. May dinamela. Ayan, sino pong nanalo ng last question? Si Rai Elehio po ang nanalo ng last question. Sir Arthur, last word for all of us. Sa mga baguhan sa agaves, do not be afraid to try agaves. They're very easy to take care and you can message us, you can PM us. Nandito lang kami ni Buchi and other kampon ng agaves. You can like and so, follow the agave, Amazing Agave Philippines. Madami pong magagaling dun. Oh, so ayun na guys, follow their page Amazing Agave Philippines so that you can get more updates with agave. So again, Buchi, thank you so much for joining us for that surprise attendance. What do you call that? Whatever it is. Oh, and then, sir, ako dito. Biglaan lang talaga yan. Kahit na hindi pa namin na-sign yung contract para sa ano niya, nag-show na lang siya. So, mamaya, baka singilin ako nito. And then, yeah. Sir Arthur, thank you so much for joining.
us and for providing the raffle prizes. So guys, if you want to get those pictures, actually talagang parang naging slideshow lang yon para i-PN nyo si Sir Arthur kung ano yung bibilin nyo sa kanya. Sorry, hindi namin napakita yung ano ha, yung mga garden namin. Yung kay Sir Arthur, wala siyang signal. Yung hindi siya makapunta sa garden niya. Sa akin naman, hindi ako nakapunta kasi naka-lockdown yung building namin. Kaya ka pala ang garden. Ayun, so again guys, ha? Take care and stay safe. And by the way, for next week, our episode is going to be Pot Me Up Buttercup. So it's all going to be about pottery and plant staging. We are going to have Keith Kitoy Taylor join us. We also have Joey DeCastro, JDC of Sierra Madre Pottery. And also we are going to have Kiko Villalba from Baguio to join us for that discussion. So we are going to discuss about pots. They create a pot on the spot, and then they are going to demo plant staging, both for CNS and also for ornamentals. So see you guys until next week. Have a blessed Sunday, and thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to Jello Sanctuary Facebook page and Jello Sanctuary in YouTube. Yeah. Bye-bye! Bye. Stop mo na yan, Jello. Wait lang. Hindi ko mahanap yung... Jello. Huwag muna kayo umalis. Jello. Bakit? Jello. Ah, boy, kasi Jello dyan. Oh, boy time.